candy lovers! Welcome back to my channel! What's up? Sobrang nahuhuk ako sa kapanonood ng Netflix. As in, girl, yung pinapanood ko right now yung Lucifer na TV series. Kakatapos ko lang din dun sa You, yung sa Bird Box, tapos ano pa ba? But anyway, since nakita nyo naman sa title ng aking video, this is gonna be my blush, highlighter, and contour collection. So, hindi ko alam kung madami ba to, pero feeling ko madami na to for me. Ewan ko lang ha. Disclaimer lang ulit, candy lovers, hindi po ako nagyayabang, nagsha-show off, whatsoever, wala talaga. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking makeup collection and para ma-share ko din sa inyo kung ano yung mga favorites ko dito. So, unahin na muna natin yung sa blushes since feeling ko ito yung pinaka mas madami sa akin. So, let's go! So, unang-una dun tayo sa pinakamalaki and I have here yung Benefit na Chikaton. So, meron kang apat na blushes and then isang contour powder. So, may Dandelion, Hoola, Rocketeure, Dallas, and Coralista. Honestly, hindi siya ganun ka-pigmented. Pero, in fairness naman, maganda siyang gamitin for everyday kasi very subtle. Pero, once you apply it on your face, parang, alam mo yun, natural glowing yung dating. Lalo na yung Coralista tapos samahan mo nung Dandelion. Ang ganda nung effect sa cheeks talaga. Tapos, yung Hoola, yung favorite ko talagang pang contour. And then, I also have here yung The Balm's How About Them Apples. Cream and Cheek Lip Palette siya. Nakakatawa kasi may mga hot mess. So, meron ang anim na shades dito and pigmented to, candy lovers, ha? Blendable din siya. Ito yung favorite kong gamitin. May parang gold reflex kasi siya. Pag nilagay mo siya sa cheeks, sobrang glowing din yung dating. Mahilig ako sa ganun, ha? Pag gusto ko ng fresh-fresh, yung candy or yung pie. So, yan. Meron din pala ako, girls, dito, yung kay Pixie plus It's Judy Time. At 12 pieces na siya, pang lip siya. Pero I think you can also use this one as your cheek blush. So, nalagay ko pala siya sa aking blush collection. So, dapat nandun pala siya sa akin sa lipstick collection. Pero sige, sama na rin natin siya. And nakakatawa kasi, meron yan, signature ni Judy. Hi, Judy Travis! It's Judy Time. Next naman, I have here yung aking Juvia's Place, the Saharan Blush Volume 2. The reason why I bought this one, talaga, nung unang-una, kasi may shade name na Sola. Talagang yun yung nagpabenta sa akin. Sabi, oh my God, Sola! Alam mo yun? And in fairness, dito sa Sola na shade, ang ganda niya kasi may kita mo, may gold reflex din siya. And alam niyo naman, ang Juvia's Place, sobrang pigmented niya. Kaya sobrang dahan-dahan ka lang pag i-apply mo siya. Next naman, I have here yung aking Becca X Chrissy. Ito yung kanyang collection before. Meron ka malaking mirror dyan. And ito, combination na siya ng dalawang highlighter, blush, and contour. Nilagay ko siya sa aking blush palette since madalas ko itong gamitin for the blush and for the bronzer or contour powder. Yung highlight niya, okay din sa akin. Parang it really complements each other naman. Next, I have here yung aking Lorac na Beauty and the Beast Cheek Palette. May full-size mirror ka dyan. Tatlong cheek blush and then one highlighter. Ito yung isa sa mga current na favorite kong gamitin na cheek blush kasi sobrang ganda lang niya, girl. As in, alam mo yun, lakas maka-fresh. Iba talaga yung quality ng Lorac. Sobrang ganda niya. Next, I have here my NARS Guy Bourdon. And actually, ayun o, nasira na siya. Pero isa to sa mga favorite ko din na gamitin sa aking clients. Look at that. Nasira na siya. Anyway, meron kang apat na blushes, tapos isang contour, and then isang highlighter. Yung highlighter, hindi ko masyadong ginagamit. Tanya naman, yung contour, I'm hitting pan na, tsaka ito, malapit na siya maubos. Pero sa blushes na to, ito yung hindi ko masyado ring bet kasi parang may pagka-powdery siya, tsaka namimili talaga siya ng skin tone. Dapat talaga sobrang puti nung client ko. And then, I also have here yung aking NARS na Unfiltered One na cheek blush din siya. So, meron ka ding full-size mirror and then ganyan naman yung itsura niya sa loob. Tatlong blushes and then ito, parang tatlong highlighters din siya. Somehow, meron din ako dito from Pop Beauty. Ito yung Pow Wow Powder. Maganda rin to kasi look. Apat na blushes na rin siya and isa to sa mga favorite ko ding dalin kasi it complements the skin tone of the many. Ah, meron pala akong dalawang sleek na blushes dito. Pero I think yung isa trio eh. Ayan, tama. Ito, cream blushes siya pero trio siya in the shade of California. So, yan. Ganyan yung itsura niya. And ito yung isang palette niya. So, meron ka ng blush, contour, and highlight. Maganda tong gamitin pag mag-travel kayo. And yung pinaka-blush niya, it reminds me so much of the NARS Orgasm. And kagaya rin ni Sleek, meron din si Cathy Doll. Same na din. Ayan, no. Blush, contour, and highlight din. Sa una, akala ko pareha sila, pero hindi pala. Almost the same, but mas marami yung gold flex ni Sleek kesa kay Cathy Doll. Itong susunod na brand, yung pinaka-favorite kong gamitin for my clients. And ito yung sa Lorac na Blush Bronzer Duo. So, meron ako nung Hot and Spicy and Hot Flush.
Hot and Spicy is this one. Every time na ginagamit ko to, sobrang ganda ng finish talaga sa clients ko. As in, glowing, goddess, beautiful, yung dating niya talaga. As in, you can't go wrong with this blush. Tsaka itong shade na to, yung Hot Flush. As in, girl, grabe. As in, another one from Sleek, Powder to Blush. And this is in the shade of Pink Peony. Ko pa siya nagagamit. From Pink Sugar, sobrang pink. Ito yung shade na Tokyo Rush. Then, meron din ako nun sa Maybelline na B-Face Blush Contour. Isa rin to sa mga favorite kong blushes from Maybelline. So, yan. Brand new pa siya in the shade of Wine. Meron pa pala ako dito from Pink Sugar. Ito yung bago niya kasing version compared dito sa dati niya. Ito yung dating packaging. And then, ito na ata yung bago niya. Mas maliit na siya. So, meron ako ng shade na Miss Independent. Yan. Ganda rin to. Diba? Florence. Actually, maganda yung quality ng Pink Sugar. One of my favorite na local brand. Paris Lights. Ganda, Next, I have here yung aking Too Faced na Sweet Peach Glow. Isa rin to sa aking favorite na gamitin sa aking clients kasi bagay na bagay siya sa lahat ng skin tone din. So, meron ka na rin blush, contour, and highlight. And okay din yung quality neto. Although, malakas lang yung amoy neto. Amoy peach talaga siya. Pag sensitive sa scent yung aking client, hindi ko to ginagamit. And then, meron din ako from Pony Effect. And ito yung shade niya. Almost the same siya dito kay Peach Glow. Medyo mas warm lang tong konti si Pony Effect. And maganda tong gamitin sa mga morena skin tone. Meron akong apat na blushes from City Color B Matte. Minuksan ko pero parehas lang pala yung shade nito, Blood Orange. So ito yung na-swatch ko na, ito yung brand new. Mas warm to si Pink Grapefruit compared dito kay Dragon Fruit. So yan. Meron din ako dito from Tony Moly and Panda siya. Sobrang cute. Cream blush, ganyan. Syempre hindi ko yan i-declutter kasi ang cute-cute niya, diba? Tapos, I have here yung aking Sonia Kashuk na bronzer gluo. Ewan ko kung may ganito pa ha. Hindi ko pa siya nagagamit. Ang tagal na nito. Pero hindi ko na ito i-declutter kasi parang collection tsaka memories ko na rin yun, diba? Okay, meron din ako from Shawil and ito yung terracotta blush niya. Maganda siyang gamitin pag gusto mong glowing effect pero budgeted ka, girl. Dalawang Eevee Advanced na cheek blush. Nakita nyo na to sa aking latest na tutorial, Mandarin and Orchid. Meron ako nung Milani na baked blush. Ang tagal-tagal na nito pero hindi ko rin siya i-declutter kasi ito yung famous na Luminoso. Actually, parehas pala sila ng color ni Peach Glow din. Almost. Meron din ako yung Benefit na Gold Rush. Ito yung parang pinaka-latest din nila na blush. Ito, sobrang lakas nung gold reflex niya. So, parang maganda lang siyang gamitin as parang topper. Alam mo yun? Blush na may parang highlight. Ganun. And then, meron akong dalawang blushes din from Detail Makeover in the shade of Intelligent and Independent. Ayan, bagong-bago. Tatlong cream cheek blush from LB Tokyo Cosmetics. Meron akong tutorial neto and review. Isa sa mga pinakamahal na blush na meron ako. And this one is from the VNB Hypoallergenics. Ang ganda niya kasi. Tapos cream blush siya. Very suitable din sa lahat ng skin tone. Ganyan yung shade niya and it's very pigmented. Creamy siya. Medyo mahal to, girls. As in, nagulat ako sa price. Parang nasa 2,000 plus. Isa lang. And speaking of hypoallergenic, meron din ako from Belle Hypoallergenics. Ito yung kanyang Creamy Rouge Glow Stick. Ganyan yung shade niya. Meron din ako dito from Skin AZ na Stick Blusher. Ito yung Soft Coral and then Baby Pink. So from this brand A Concept. Ayan, nakuha ko to sa aking carrier shop. Meron ako no red and then parang lilac pink. And nakakatuwa kasi para siyang nail polish. Pero hindi, girls. Cheek blush talaga siya. And yan. Pigmented siya candy lovers pero buildable. And then yung finish niya parang water gel. Pero ang ganda, di ba? Very natural lang siya. Lalo na pag nilagay mo siya sa cheeks mo. Lagay nga tayong konti. Ayan And may scent pala siya. Amoy rose. And then meron din ako dito from B by Vanilla. Almost the same siya ni A Concept. Pero mas maliit lang to ng konti. And then meron din ako nung Vice Cosmetics na Cheek Red na blushes. Lahat ng collection meron ako. Gagawan ko na lang to ng review and tutorial very very soon. Hindi lang ako makahirit lang ng konti kasi nga sobrang punong-puno yung aking schedule right now. And then meron ako from the brand Iris or Glory of New York. Kung talagang matagal ko na kayong follower, alam na alam nyo yan. So, ayan. Meron akong mga natirang blushes niya. By the way, yung mga ibang makeups ko nandun sa bahay namin, sa kwarto ko. Kaya, iniisip ko, share ko din yan sa inyo. Pero, ayan. Yung mga blushes from Iris, sobrang ganda rin nito, girls. As in, yung favorite kong color dito, yung 88. Tsaka, etong 83. Ganda kasi, girl.
kahit na alam mo yun, basag siya. Meron din akong blushes from M&Co. Ito, nagawan ko na rin to ng review and tutorial. And then, meron din ako from Color Collection. Ayan. So, hindi ko na tinanggal sa box kasi medyo time-consuming. And I think that's it, Candy Lovers. Yan yung lahat ng aking cheek blushes sa aking collection dito sa aking makeup cabinet. And kung gusto nyo mapanood ang aking highlighter and contour collection, panoorin nyo na lang ang aking next na vlog para updated kayo. So, yun lang, Candy Lovers. Bye!